Paano nga ba mag-apply bilang factory worker dito sa South Korea? Ang pag-apply po bilang factory worker dito sa South Korea ay government-to-government system. POEA is the only authorized institution to send manpower here in South Korea. Wala pong agency at wala rin placement fee. Kaya mag-ingat po tayo sa mga illegal recruiters and scammers. So ano nga bang dapat nating alamin? Una, dapat alam natin kung ano nga ba yung mga qualifications. Kung ikaw ay elementary, high school, college undergrad at graduate, pwedeng-pwede ka dito. At kung ikaw naman ay malabong mata, walang problema yan. Pwede ka naman magsuot ng eyeglasses, lalong-lalo na sa medical exam. At kung ikaw naman ay may tattoo, wala rin problema yan. Pwede rin yan dito. Girl, boy, bakla, tomboy, lahat, welcome. Wala din discrimination dito pagdating sa religion. So kahit kung ano man ang religion mo, welcome ka dito. And pwede rin naman dito, mataba, mayat, sexy, chubby, basta healthy ka. Ano nga ba ang kakailanganin na requirements sa pag-apply bilang factory worker dito sa South Korea? Una, dapat meron ka ng valid passport. At valid siya ng 1 year on the day ng EPS topic registration. Dito na, JD! Tara! Next step na gawin mo, gumawa ka ng e-reg account sa website ng POEA. Siyempre, kailangan mong maipasa ang EPS topic exam. Dahil ang exam ay pure Korean, walang English. So, kinakailangan natin mag-aral ng Korean language. May dalawang option sa pag-aaral. Pwede tayong mag-enroll sa KLC or Korean Language Center. Or di kaya, mag-self-study tayo. Actually, marami ang pumapasa na self-study lang sila. At marami din namang bumabagsak na nakapag-enroll sa KLC. So, nakadepende pa rin sa iyo yan. In the Bay Council 4A.